11 ng Oktubre, Biyernes ng 27 linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang nakapagpalaya si Jesus ng demonyo, sinabi ng ilan sa mga tao, "Pinalalayas niya ang mga ito sa tulong ni Beelzebul na pinuno ng mga demonyo." Gusto naman ng iba na subukin si Jesus at humingi sila sa kanya ng isang tanda galing sa langit. Alam ni Jesus ang kanilang iniisip kaya sinabi niya sa kanila, "Mabubuwag ang bawat kahariang nagkakahati-hati at magigibaroon ang mga sambahayan. Ngayon, kung nagkakahati-hati si Satanas, paano magtatagal ang kanyang kaharian? Hindi nga ba't sinasabi niyo na nagpapalayas ako ng mga demonyo sa tulong ni Beelzebul? Kung sa pamamagitan ni Beelzebul ako nagpapalayas ng mga demonyo, paano naman napalalayas ng inyong mga kaanib ang mga ito? Sila mismo ang nararapat sumagot sa inyo. Sa daliri ng Diyos ako nagpapalayas ng mga demonyo, kaya sumapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Kung sandatahang binabantayan ni malakas ang kanyang palasyo, hindi magagambala ang kanyang mga pag-aari. Pero kung salakayin siya ng mas makapangyarihan sa kanya at talunin siya, maaagaw nito ang kanyang mga armas na kanyang inasahan at ipamamahagi ang kanyang mga ari-arian. Laban sa akin ang hindi panig sa akin at nagpapangalat ang hindi nagtitipong kasama ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, pinalalayas niya ang mga ito sa tulong ni Beelzebul na pinuno ng mga demonyo. Baluktot at baliktad ang tingin ng mga tao sa pagpapalayas ni Jesus sa mga masasamang espiritu. Sarado ang mga puso at isip nila sa katotohanan. Pero giniba ni Jesus ang kanilang akusasyon sa simpleng pangangatwiran. Paano nga naman tatagal ang kaharian ni Satanas kung naglalaban-laban ang kanyang mga kampon? Taliwas ito sa nangyayari gayong patuloy ang puwersa ng kasamaan na humahadlang sa katiwasayan ng buhay ng tao at pagsakop ng Diyos sa puso ng bawat isa. Sa pag-iba sa takbo ng kanilang pag-iisip, ipinakita rin ni Jesus ang kaawa-awang kalagayan ng tao kung mananatiling wala ang Diyos sa kanilang piling. Ang kahinaan niyang malabanan ng kasamaan at pagbalik-balik nito ng masigit pa ang lakas kaysa dati. Isinasaad dito na sadyang kailangan ng tao ang Diyos para supilin ang puwersa ng kadiliman sa lahat ng pagkakataon. Hindi kakayanin ng taong iligtas ang kanyang sarili, pero sa pamamagitan ni Jesucristo, makakalaya ang tao sa pang-aalipin ng demonyo. Pagsasagawa, malaya ka na ba? Ano-ano ang mga umaalipin sa iyo? Nariyan si Kristo para palayain ka.